Share mo na kagad dun sa account ko. Tapos. Ang kit ng background. Ayaw kong i-apply. Yun, napagpalang gabi mga lods. Ang kit ng background. Oh, pakpak pa. Ang padami muna tayo ng view. Doon pa ka-share mga lods para tayo ay ano, start na. Yung na-udlot natin na ano, na games. Mga lods, yung na-udlot, tutuloy natin ngayon. Para doon sa mga hindi pa nabigyan. So, yung lahat ng mga nabigyan, mga lods, wag na munang sumali para sa iba naman. Para lahat kayo ay nabibigyan. Flow, Amre, Tablada, mapagpalang gabi. Alonso Kid Agapay, shoutout sa inyo, mapagpalang gabi sa lahat na nanonood. So, gagawa lang muna ako ng mga number para mamaya tuloy-tuloy tayo. Ano pagpalang gabi. Lods, pasuyo naman. Pakishare na lang po muna yung video sa lahat po ng mga nanonood. Bago po tayo magpa-games. Katan Ray Jaime, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Napadala mo na rin ba yung kila ano? Kila magtanggol? Hindi pa. Bakit hindi pa? Yung mga nasa games? Yung sa games, mayroon pang hindi nag-serve naman. Jomar Aronsado, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi sa inyo, idol, sa lahat ng mga nanonood. Baka share na lang po yung ating video. Oh, 6 pa lang pala. Napakaaga pa nung ating ano. Kaya siguro wala pa yung iba. Baka nasa trabaho pa nila. So, pasensya na kung napaaga kayo. Kasi kailangan nating... Ay, may 11 na rito. Dalawa yung... Kisahik na suwa, shoutout sa'yo. Itso Fernandez, magandang gabi sa'yo.
So yun, mga lords, ang method lang, magbibigay lang kayo ng number para sa ating games. Yung makakapili ng number sa tamang pinapahulaan kong numero, yun po yung mananalo sa atin ng libreng mga gamit pang spiritual. So yun, mapagpalang gabi sa lahat. At ngayon lang tayo nakaulit dahil ano pa tayo. Napakarami nating ginagawa. So sa lahat ng mga sasali, ang method, ang gagawin nyo lang, uhulaan nyo lang yung numero na ipahuhulaan ko sa inyo. So yun, para mas maraming makasali, mas maraming chance yung mabigbigyan natin, ay sigurado marami-rami lang to, wag lang kami mapagod ng ano, mang husto. So kasi nakakapagod din tumingin tsaka magabang. Tsaka doon sa mga limbawa, tama yung numero na hula ninyo pero hindi lumabas sa screen. So pasensya po tayo doon. Wag po kayong ano, alpha, ano nga, ang daming lamok. Wag po tayong mainis kasi unang-una, hindi naman namin yan sinasadya. Kung ano yung lumabas sa screen, yun yung aming sasabihin. Kung iyan ay nag-delay o sa uli pa lumabas at nabanggit nyo yung numero pero nasa uli, hindi po namin yung kasalanan, mga lords. Ang may kasalanan yan, yung naglalag. Baka ano kasi, baka sa inyo yung problema. Kasi sa akin, wala namang problema. Wi-Fi ito. No? Wi-Fi ito, mga lods. Kaya hindi pa pwedeng ano. So, pwede yan. Matraffic yan sa inyo. Kaya hindi ka agad mapunta sa screen yung inyong comment. No? Ganun lang po, mga lods. So, ready lang kayo. Ang gagawin lang po natin ay mag-ano lang tayo. Maghula lang tayo ng numero. Then, kung sino yung makahula ng tamang numero, eh, yun yung mabibigyan natin ng libreng mga gamit. Ala, wala daw audio. Mga lords, meron bang audio o wala? Pa-comment nga po, may nag-comment na wala daw audio. Walang audio. So, paki-comment nga kung walang audio. O, meron naman daw. Baka sa signal mo yan, Ryan Bauso. So, kay Mrs. meron din. O, meron naman daw. So, lahat mga lods pwedeng sumali, no? Pwedeng sumali. Okay, mapagpalang gabi sa ating 35 viewers. Ang unang rules lang po natin, ang unang rules mga lods, ano? Kahit na magkapare-pareho yung hula ninyo, basta sa unang-unang makahula, sa unang mabasa namin na sa screen na lumabas, ayun po yung mabibigyan natin. So, eto po, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, pwede po bang pakishare po muna yung video para mas marami pong makapanood sa atin at mabigyan natin ng mga libreng gamit. Ana Resiel, 13 sa akin. Ma'am, wala pa po tayong sinasabi. Pagka nilagay ko sa screen, nag-type ako ng start, tsaka po kayo maglalagay ng numbers. So, tsaka lang kayo magbibigay ng numbers. Pagka tapos meron akong katanungan. Mamaya, may mga magagandang katanungan dito. Kapag ka nasagot ninyo, so maganda-ganda yung inyong libreng gamit. So, may mga katanungan tayo dito na hindi naman numbers. So, bahala kayo kung ano yung sasagot nyo dyan. So, okay. Unang-unang katanungan natin, wag muna tayo dun sa numbers. Magbibigay po ako sa inyo ng isang maganda-gandang gamit para sa maganda-gandang sagot din. So kung mahulaan ninyo, kung tama ang inyong isasagot, pabilisan lang mga lods, pabilisan lang ng sagot. Ito yung unang-unang tanong natin. So, alin ba dito? Hindi ko kasi magalaw tong ano eh.
Yung tagti 300, kasi hindi naman lahat siya nabili. Gusto ko yung iba, ibigay ko na rin. So, hanap tayo. Para ganahan kayo sa sagot. Ang tawag po nila dito, linta na may buntot. Hindi ganong makita, no? Parang ang pangit ng background na, ng apps na napili natin. Basta nakapulupot siya para sa susok. Pag makita nyo sa personal, maganda yan. Then, isang bato omo. So, yan. Una na lang kayo na sagot. Ang unang tanong natin, ilan ang number ng A to Z? Pakisagot po, game. Start tayo. Ilan ang number ng A to Z? Start na po. Pwede na kayo mag-comment. 27? 26? 26. Ilan ang number mula A to Z? So, ang mga sagot po ay mali. Maribel Cortel. So, mali po yung mga sagot. 25. Ilan ang... Ito po yung tanong, ha? Ilan ang number ng A to Z? 27? 28? 10? 28? Mukhang walang makakatama ng sagot, ha? Okay. 10 seconds. Op, meron na po. May lumabas. Jaejoon Moon. Jaejoon Moon. So, ito bro, yung napakalinggit na bato omo. Legit, gusto mo pagdating sa'yo, masuhin mo. Kita mo yung hugis niya? Parang hindi siya bilog na bilog talaga. So, ang bato omo may bilog na bilog, mayroong hindi bilog na bilog. May malaki, may maliit, may pinakamaliit. So, ito mga bihira. Yan, talagang sadyang inipo natin yan, kinuha na natin yan. Yung sinasabi ko na ilalabas ko na bato omo noon na naghahanap ng pinakamaliliit. So, ito na. Then, ito kasama to. Pagdating sa'yo to, makikita mo to, maganda to. Jaejoon Moon. Bro, PM ka sa akin. Sa'yo na to. Ang sagot mo lang dito, shipping. Ang tamang sagot po ay wala. Wala namang numero sa A to Z. Ang meron po doon, letters. Dapat, ang tanong ko po dapat dyan, ilan ang letters ng A to Z? Tama po ba? Wala namang number doon eh. So, kaya ang sagot ay wala. Oh, sulat mo. Dito mo na, lagay mo na dito yung pangalan. Bro, PM ka kung hindi sa akin kay Mrs. PM ka para... Sa hindi pa nakakaano ng ano ni Mrs. ang kanyang account ay Song Ha Jin. Then, pa isang lambing mga bro, pakikalabit naman yung ating follow. Sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, para lagi kayong updated sa mga video natin. Sa lihim na karunungan, ano man yung inaaral nyo, minsan naglalabas ako ng mataas. Lumalagpas tayo sa KND, nagki-KOG pa tayo minsan. Kung sa mga aral ay lagi nyo naririnig, bugbog sarado na yung LNK, no? Hindi na nga lihim eh. Hayag na karunungan na dahil nakahayag na talaga sa sobrang dami na naglalabas nyan. Pero hindi lahat yan ay tama yung ibang itinuturo. Yung iba, ginaya lang. O yung iba, nabasa lang. So, hindi inunawa. Kaya ganun na nangyayari. So, sa mga gustong matuto, gustong mag-aral ng step-by-step na karunungan na meron tayong tinatawag na level o antas na tinatawag sa lihim na karunungan. So, ang ano natin dyan, meron yung LNK, KND, KOG at yung DOS, Doctrine of Spiritual. So yung pinakamataas sa lahat ng aral. Siguro hindi nyo pa nahawakan yung ganun. Baka meron dyan may hawak ng ganun kataas na libro. So hindi natin pinagmamalaki na may hawak tayo na ganun. Tayo ay nag-aral lang din yan kung bakit meron din tayong hawak niyan. So KND, Karunungan ng Diyos. KOG,
Key of God. So napakataas na po nun. Pero mas may ano pa dun, mas may matinding aral dun. Yun yung tinatawag po natin na Doctrine of Spiritual. Dati ang title po talaga niyan, Doctrine of God. So nung ewan ko kung bakit binago ni Amazon ano, si Amazon kasi ako po hindi po talaga ako nag-order sa Pilipinas. So nung nalaman ko po na merong matatandang hawak na aklat din si paring Ace Latigo. So kilala niyo naman siguro yung nagbebenta ng libro. Kumukuha din ako sa kanya pero personal, binabasa ko muna yung libro na gusto kong kunin kapag nakita ko na talagang legit at walang bawas at tama yung paggamit ng pagkakasalansan ng mga orasyon. So kukuha ako sa kanya. Pero madalas po akong kumuha sa Amazon. Sa mga gusto pong mag-aral sa Amazon, kayo kumuha. Amazon, baka naman, no? Sakasakali, kahit ilang libro lang, yung matagal na gusto ko nang bilhin na hindi afford. Mahal nga lang po talaga, mahal lang. So meron po sila dun mga, kung marunong kayo magbasa ng tawag dito, Hebreo, Greek, o anumang uri ng Latin yan. Maraming klase kasi yung Latin. Kung marunong kayo, pati sa mga tablet, kung marunong na kayong mag-tablet, runes, sa mga marunong mag-runes, maraming runes dun. So, yun po yung pinaka-ano dun. So, yun, may nakakuha na, mga lods, sa una, first winner po natin, si, ano yun, Jay Jun Moon. So, ngayon ko lang po siya nakita dito sa aking account, baka galing po siya sa ibang group. So, shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa ibang group. Games lang po tayo, mga lods, no? Then, ang pangalawa po natin, ito pa, yung isa nating ano, no? Lahat pwedeng sumali. Huhula lang kayo ng number. Ito ang tanong. Anong number yung hawak ko, mga lods? Anong number yung hawak ko? Ang clue... Excuse. Huwag mo sa likod ko yung ano. Electric fan. Pausog ng konti. Huwag mo pakatutok. Mawala lang lamok. Ano kasi, Lod? Kung bakit, o yun, may nag-start na 45. Sige, start na, mga Lods. Start na. Anong number yung hawak ko? Ano rin kasi ako, medyo pagod. Galing nga sa bonsayan. So, nag-ikot-ikot. Yung mga bonsay ko, inano ko. Ah, sandali. Yung ano natin, kaya pala walang nagko-comment. Okay, ito na. Tinype ko na. Start! Sige, bira, mga Lods. 7, number 10, 21, 15, 24. Kung ano lang po yung nakalagay dito, ha? Kung ano mga nakalagay dito, yun po. Kung may malit yung comment nyo, hindi po namin kasalanan. 4, 8, 8, 1 to 60, mga lods. 20, 8, 21, 2, 26, 7, 28, 20, 21. So, mga lods, yung mga nanalo nung nakaraan, huwag na munang sumali sa ngayon. Kasi pareho lang din naman yung ibibigay namin. Sa mga member natin sa loob ng Hunter, huwag na muna umano. Sige, nakantabay ako, mga lods. Nire-reading ko yan. 55. 59. So, meron ako mga hindi binasa. 5. Yung mga hindi ko binasa, ano po yun? Hindi siya counted. 12, 28. Ah, counted pala yun, pero hindi yun yung tamang sagot. 38. 0. 8. Lods, yung mga nanalo nung nakaraan, ha? Huwag na munang sumali. 7. 11. Ayos yun, ha? 7, 11. 5, 41. Pasensya na, Mali di Luna ya, para naman sa iba. Pare-pareho lang din naman kasi yung ipagkakalog natin. Metam, 13, 15, Rolly Pascua. Shoutout kay Rolly Pascua. Jomar Arunsado, shoutout sa'yo. Metam, Mekam, Makma Metam, shoutout sa'yo. Alone Skid. LJ, LJ. Edwin Riboyas. Ayon. Okay, hold na, mga load. Type ko na, stop. Para wala na. Yan, stop. So, may mga pumapasok pa rin.
Yung mga pumapasok na yan, late yan. Yan yung sinasabi natin, mga lods. So, meron na daw nakakuha o kaysa ayak na suwa. Hindi nag-record sa akin dito, ha. Hindi, sa isang cellphone ni Mrs. nag-record. So, ganun po yun, mga lods. Hindi lahat nandito. Ayan, o. O kaysa ayak na suwa. Ewan ko kung nakikita nyo, ha. Yung comment. Ayan, sa comment. Number 17, yung kanyang sagot. 71 dito, baliktad. So, stop na mga lods. Huwag na muna sumagot. Huwag na muna sumagot. Ayan, baka delay lang yan. Baka late yan. So, ang tamang sagot ay 17. Okay, sa ayak na suwa. 17 po yung ano, yung tamang lumabas na number. Halkuha ka dun, isang omo. Penge akong medyo malaki, saka isang maliit. Yung medyo malaki lang, dalawa kasi yan. Tuloy-tuloy pa rin si Jomar Aronsado. Yung isang mas maliit pa rito. To. To mga lords, yung bato mo natin, akin ay large. Tignan nyo yung korte ng bato mo ko rito. Yung akin yung pinakamalaki pa sa lahat. Yung nagsasabi na fake to, ha. Baka gusto mo manghingi. Pwede kitang bigyan yung magsasabi na fake to. Manghingi ka by condition. Pag ito, pinukpok mo ng maso hanggang sa mapudpod yung kamay mo kapupukpok, magsawa ka, at hindi nabasag, delitan tayo ng account. I-delete ko yung account ko, i-delete mo yung account mo. Sige, sa gustong manghingi dyan. Basta kailangan mag-video ka. So, ito po yung size ng omo. Tignan nyo. Kita nyo, may maliit, may segunda nga mano, tapos ito yung regular size niya, then ito yung pinakamalaki. So, kung titignan natin yung hugis, ayan yung hugis. Ang pangit lang kasi na napili natin na ano eh, kaya kita nyo, pati hugis hindi makuha. So, ang hugis po nito ay hindi bilog na bilog. Akala mo, mga ano yan. Oh, mga oblong-oblong. So, ganyan po talaga ang mga omo. So yun, sa nagsasabi na sa sobrang dami daw ng omo ko, mga gawa na daw yan. So ito sa ayak na suwa, alin dito, comment ka. Yung sumunod sa malaki o yung pinakamaliit? Kung ako papipiliin mo, doon ako sa pinakamaliit. Doon ako sa small. Kasi bihira ako naglalabas ng small. Pag ako sinipag mamulot doon sa kuweba ng maliliit, kasi pagka ganito kalalaki, pag ganito kalalaki mga lods, madaling pulutin. Eh, pagka ganito kalilito, eh, sino ba naman magtsatsa ganyan? Eh, nasa, ang sakit sa likod kaya magtik-tik, mamulot sa mga ganon. Maliit daw, sabi ni Okasaik. Oh. So, wala po tayong pinipili dito. Kahit na mga member ko yan, basta gustong sumali, okay lang. Walang problema po sa akin yan, kahit na... Saan yung answer? Ayun, 70. So... Yung mga yan, pag pumunta rito, kapag wala tayo sumpong, nung nakarang, kagad na pumunta sila dito, nung Pasko, talagang binuhos ko, nagtalbugan yung mga omo, pulot sila lahat. So, tontawa sila. Dahil, sa amin po dito, no, kung tatanungin po natin, marami ang tumatawag dito na mutya house, dito sa bahay ko. Natutuwa naman ako, kasi tinuring nila na ganun yung bahay ko sa dami po ng mutya. Madami. At ito po ay hindi ginagawa. Kung meron man tayong mapapansin na parang grinder katulad nito, mapakita ko sa inyo mga lods bakit ko ginagrinder. Di ba ipinakita ko sa inyo to nakaraan, hindi nakalitaw? Itong tinapyas ko na to, nakapantay ng konti rito. Di ba? Medyo nakapantay. So, kailangan tapyasan natin para lumitaw yung malaking-malaking linta. Ano ba itong pakpak na to? Istorbo. Storbo yung pakpak, pinapakita tayo eh. So ito, malaking-malaking linta yan, nasa loob pa ng bato, at hindi natin mahuhulma lang ganyan yan, noong nakaraan. O, balikan nyo yung video natin noong nakaraan. Hindi ko malaman kung ano gagawin, tanggalin ko na nga itong paru-paro na ito. Pakpak. So ito, mga lods, yan, linta talaga yan, legit na linta yan. So, para malaman ninyo kung ginagawa o hindi, asa na ba dito? Meron pa dito eh. Ito mga lods, oh.
Kulay brown naman siya. Sa tingin nyo, mauhulma natin ang grinder yan, ganyan. Oh. Marami ditong ganyan eh. Ito pa mga lods, oh. Ito yung sinasabi natin bakit natin ginagrinder. Oh, di ba hindi siya ganong halata. Ngayon, para mahalata siya na talagang linta siya, tapyasin ko to. Tatanggalin ko tong nasa side na to. Para makita yung, pag, yung kagandahan. Eh, but ano lang naman to eh. Kumbaga, pasobra lang naman yan. Hindi, di ba? Kahit mabawasan mo yan, kung talagang mutya yan, igagana at gagana yan. Yung mga nagsasabi na hindi daw gagana mutya kapag grinder mo o niliha mo dahil magaspang gusto mong paanuhin. Hindi po totoo yun. Ang dami nang kumuha sa akin dito. Ang dami nang kumuha sa akin at yung iba ginagalaw ko. Yung mga malalaki nga, eh, binabawasan ko para lumiit. Katulad ng pangil ng kidlat, uhulmahan ko na itsurang pangil talaga siya kapag medyo matalas yung gilid, liliyahin ko. Eh bakit naman gumagana? O sa mga nakakuha dyan, kayo magpatunay niyan kung gumagana o hindi. So, yun. Medyo kasi nakakahilo, no? No, ano, nakakahilo mga lods kasi kaya medyo pinapalipas ko muna katulad ng karaan na hilo-hilo kami ni Mrs. So yan mga lods, ito na mapapahulaan ko. Bato omo ulit, isang bato omo rin. Shipping fee lang yung sasagutin po ninyo, baka ipasagot nyo pa po sa akin yan. Kalabisan na nun. Salamat kay Jomar Aronsado. So ano pong number to? Okay, wala mo na magko-comment. Pag nakita niyo yung hudyat, yan na. Sige mga lod, sula na kayo. Risa Baron Miranda, mapagpalang gabi sa'yo. EJ Serbeto, excuse po ah, ako'y nauubo. Dahil medyo pawis. 46, 45, 8. Ulit. Kay Mema. 23. Metam. 11, 45. 45. So, ba't nila nasabing 45? Mga lods, paano nyo nasabing 45 yan, oh? Sige nga. Oh, clue. Lower number. Di ba sabi ko nakaraan? Yung birthday ko, tandaan nyo. Ayun, binigay ko na. LJ, LJ. Okay, LJ, LJ. Meron na po. Count ko na. Stop natin. Sana yun? Kay LJ, LJ. Stop na mga loads. Wala nang uhula. Number 6. Para patas, papakita natin. Oh, nawala si Mrs. May tumawag pa. Excuse lang mga lods ha. Tumawag si Sargento eh. Sargento ng Negros. Yes, Lods. Mapagpalang gabi. Mapagpalang gabi po, Sargento. Opo. Sargento, nakaano po ako, naka-live po ako. Pasensya na po kayo. Balikan ko na lang po kayo mamaya. Si Mrs. po, nagluluto din eh. Ah, sige, sige. Sir, sige mo lang ito. Sige ko naman. At saka po sa dala po, final na ito eh. Opo, opo. Sige po. Final na po yan. Yan na po yung pinaka-ano po natin. Sige, sige. Saan po lang magpani po. Dahil po kayo sa ano po. Opo. Yung gamit mo, ano, yung gamit mo, idol, wait mo na lang to kasi kung bakit hindi ko magawa-gawa yung ipinapagawa mong gamit. Kasi, merong kulang dito. Baka mamaya sumablay pag pinutukan eh. Opo, hindi pa kasi dumadating yung isang pinapahanap ko po dun sa ano, sa mga mangyan. Sabi ko kung sino meron tanga nun, kailangan ko, ipadala na lang po sa akin. Tapos, ako nang bahala sa kanila. Hindi pa po kasi dumarating, hindi po pwede kasi na kulang yung sangkap po nang ibibigay ko sa inyo. Ang problema po kasi dito, hindi natin matetesting dito yung gamit. Kasi masyado pong
ano po dito, wala po yung mga kasama ko na sa firing room. Doon lang po kasi legal ngayon magpaputok. Hindi po pwede sa kung saan-saan po. Kaya po, ano. Sige po, sige po. Okay po, naka-live pa po ako. Pasensya na po. Sige po. Opo, sige po. Maganda po yan, yung binigay ko po sa inyo salita, yung lumuluhod yung lahat ng bala. Okay po, thank you po, thank you. Pakitawag nga si ate mo. So ayun, tuloy lang natin mga idols kay LJLJ. LJ, ano ka na lang? Ikaw na lang kaya? Sulat mo yung mga nanalo, ganyan, LJLJ. Tapos lagay mo sa lalagyan, ganito. Uy, nalaglag. Uy, lumipat. Lumipat sa anak ko yung pakpak. Ganito pa? Oo. Yan, lalagay mo lang. Hindi, lalagay mo lang yan dyan para malaman natin kung sino manalo. Okay, mga lods. Start na tayo. Mapagpalang gabi kay Bangis Kilabot. Katakot naman yung pangalan mo, bro. Okay, start. Nakpo. Chico, ano ba itong maaso ko? Pumasok sa ilalim na ano na itong camera. Huwag ang upuan mo. Ayun o. Pagsimangot. Kita nyo na kasi ganyan? Mama. Ayan, ganyan. Dito ka. Para lumipat sa yung pakpak ko. Uy! Ano ba yan? Dali lang mga lods ha. Yung aso ko kasi makulit eh. Sinanggi. Rhea Carrasco, good evening. So yun mga lods ha. Start na po tayo, clinic ko na start. Ano pong, hindi na lang ako commander late ang internet ko, delay po dating sa inyo. Okay, Jomar, sige. Yung hawak ko, anong number? Okay, start na tayo mga idol. Nag-send na ako dyan. John Nicole. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Okay mga lods, anong number tong hawak ko? Pwede nyo nang isend dyan sa comment box. 1. Okay, start na po. 23. Ba't iba yung mukha mo dito, Bianca? May pakpak. Hindi nila nakikita. 28, 6, 4, 25, 55. Magsabi ko naman kasi kung lower. Oh, lower daw. May nagre-request. Eh, no, half it na. Saan? Ayun, oh, yung bongbong. Marcos. Oh, hindi. Tanggalin kaya natin yung epic. Dali lang mga lods, tanggalin ko yung epic namin. Nako, baka dumating na. Dumating. Yung hula nila. Ala. Ayun. Wait lang mga lods. Babaguhin natin yung number, nakalimutan ko. Kapag ka nakakuha na kayo, J Jumon. Ikaw na naman ako, J Jumon. So number 11, babaguhin natin. Stop nyo muna mga lods. May nakakuha. Kapag ka nakakuha na po kayo, stop na po kayo doon para sa iba naman mapunta. Okay, comment ako ha, stop. Hindi na siya pwede kasi nakakuha na siya? Mm-mm. Meron na siya, meron na si Jeju Munjan. Ay, bawal ba mo? Number 11 po. Ayan o. Number 11.
So pasensya na bro, para sa iba naman. Lahat kayo ano magkaroon ano. Okay. Start tayo ulit mga lods. Ito yung number. Higher. Higher number. Ala si Jay Kurosaki. Shoutout sa iyo Jay Kurosaki. Si Lit Lighthouse. Sige, sali lang kayo. Hulaan nyo anong number to. Kanina tatawa ako eh. Ilan yung bumaliktad oh? 60 lower naman. Lower nyo po ng konti sa 60. Kanina tinanong ko kung ilan yung number ng A to C. 26 daw. E may sumagot, wala. Bakit wala? Bakit? Ilan ba ng number ng A to C? Wala naman talaga. Alphabet yun eh. The letter. 100. Ba't may 100? Loko talaga to si Jay. Tol, yung bibigay ko sa'yo, abangan mo na lang. Pinadala na yata ni Mrs. kanina. Ewan ko lang kung... Araw yun ni San Benito, 11. Hindi po. Ito yung clue. Pag layup ni Michael Jordan, bumalentong, bumaliktad. Pag layup ni Michael Jordan, bigla siyang bumaliktad. Anong number yun? O, binigyan ko na kayo ng clue. Pag layup ni Michael Jordan, biglang bumaliktad. Bumalentong siya. Anong number? Yon, kuha mo. Bongbong Marcos Mendez. 32, meron na po, 32. Nauna po si Bongbong ha, kay Joselito. Ano yun, Bongbong Mendez? Ang sulat mo, Bongbong Mendez. Wait lang mga lods ha. Tumatambalentong yung ano ko eh. Kasi di ko alam kung bakit. Parang nasira. Hindi naman. Mahigpit naman. Mga lods oh. Pakita ko lang sa inyo. Napakarami yung uubusin. Ayan oh. So parang pinamigay na lang lahat, di ba? Parang pinamigay na lang. Ganun talaga mga lods. So, ito mga lods, oh. Paano ko ba ipapakita? Baka malaglag eh. Ano yun? Bongbong Mendez. Bongbong Mendez, mamaya mag-PM ka. So, ito yung OMO mo. Yan, mga maliliit. Pinamimigay ko yung mga maliliit natin. Sobrang dami na kasi. Ba, ginandaan pa talaga yung sulat, oh. Okay, stop na tayo mga lods. Back to start tayo. Pindot na ako ha, stop. Hello, wala. Wala yung pindot ko. Bulok signal ko, sabi niya. Yung comment ko nga, wala oh. Grabe, grabe kayo. Pinalilindol, pinayayanig nyo yung comment box natin. Pinindot ko yung stop pero wala akong makita. Yan, stop. Okay, wala na munang uhula mga lods. Pili tayo dito. Kanino kaya mapupunta to? Ano bro? Anong kiba? Oh Bernadette. Pagka may mga nakauna kasi yun ganun po talaga. So okay, eto mga lods. Anong number itong hawak ko? Higher. Kita daw ba? Ah, kita ba? Oh, okay, kita bro. Kita. Kaya lang, delay lang siguro sa dami ninyo. Delay lang talaga sa dami nyo naglalagyan. Okay, start tayo. Ito na yung hudyat natin. $99.24.23. Sana ako. Hindi sa'yo mapupunta yan. Kung wala ka number, mag-send ka na number dyan. Sana ako. Eh kung mahulaan mo, sa'yo. Yung mga nakahula na, wag na pong uhula. Para sa iba naman, no, mga lods. Then,
Kapag in-stop na natin, palambing naman, pakikalabit naman po ng share. Then, pakipalo na rin. No, iba talaga yung mukha mo dyan, no? Pag sa video, parang kang haggard. Grabe naman. Oo nga. Pango ka sa video. Matangos naman ilong ko. Hindi, kasalanan talaga yun ang cellphone mo. Parang, hindi mo na ako tatay. Meron na ba? 23, 61, 22, 22. Sige, hula pa. So, bigyan ko kayo ng clue. Pag lay up ni Michael Jordan, sumigaw yung announcer, counted. Pagka ikaw po ba ay dumakdak, ano yung score nun? Pag dumakdak ka, so may kinalaman kay Michael Jordan to, tsaka dun sa kanyang puntos. Bangka. Anong bangka, Miss Yu? Baka Bianca. Si Lady. Si ate Lady mo. Bongbong Mendez. Bongbong Mendez, hindi ka nakasali. Hindi nakasali yung mga nakahula na. 3 points daw, sabi ni Raven. Bernadette. Hindi. Okay, Bernadette. Corpus, number 34. Number 32, Michael Jordan. Then yung puntos niya na 2, 34. Tama na, huwag nyo nang tagtarin. Kayo talaga. Bernadette Corpus. Tama ba? Ayun na, 34. Bernadette Corpus. Stop na, mga lods. Okay, mga lods, pakishare naman yung ano, palambing naman sa inyo. Pakishare naman yung video natin. Then, isang kalabit sa follow, kung hindi pa kayong mga nakapollow. Para naman, mas marami yung ano, mas marami yung viewers natin. So, ayun, hindi lang po sa nagbibigay tayo, nagbibigay din tayo ng libreng gamutan. Hindi lang po itong libreng mga gamit yung binibigay natin. Libreng gamutan, mga lods. Kaya, i-share nyo na, maraming libre. May libreng kotong din po dito pag makulit. Joke lang. So, ayun. Ayan, daming comment. Stop. Ayan na, mga lods. Stop ko na. Commander, ikaw ba yung nasa Kamandagdos? Opo, ako po. Bakit po? May utang po ba ako sa'yo na hindi nababayaran? May kasalanan po ba ako sa'yo? Ano po yun? Ba pwede natin pag-usapan yan kaila chairman? Pwede kay Chairman Rose o kay Chairman Caparas kung may kasalanan po ako sa'yo. Commander, ikaw ba yung nasa Kamandagto? Parang may galit yata. Ba't po tinatanong ninyo? Baka sa buko, ito po, tinali ko lang oh. Tinali ko lang kung nag-iba yung mukha ko. Pumogi ako ngayon, hindi ko kasalanan yun. Ay, may bagong comment na. May bagong comment na. Okay. Yes, napagaling mo anak ko. Ah, napagaling ko yung anak mo. Hindi po ako nagpapagaling, madam. Ang nagpapagaling po yung amang kaitas-taasan. Lagi po nating tandaan yan. At kumari ko. Ba? Parang ang dami po ah. Suki po ba kayo ng gamutan? So, yun. Salamat naman po at gumaling yan. Pero hindi po ako ang nagpapagaling yan. Kundi ang amang kaitastasan. Ginagamit lang tayo ng ama, kasangkapan lang tayo. At yung kanyang mga wika at mga salita na ibinubulong natin, yun po yung nakakapagpagaling. Maging ang inyong pananampalataya. Ganun lang po yun. Salamat ng marami, Commander Leon. Salamat din po, Bernadette Corpus. So, yun mga lods. Okay? Sige lang, sali lang kayo kahit di kayo magpaalam. Sino kaya ang maswerteng numero? Ay, numero. Ang mananalo. Ngayon, makukuha natin. Okay, start. Anong number yung hawak ko? Mga lods ha, walang pasanan ha, walang pasanan. Baka mamaya ipapasan nyo pa sa akin yung inyong shipping fee. Libre na nga po yung mutya. Baka shipping fee akin pa. Yun, Raven Rain Pass, no? So, member po natin, 8. Ang nasa nadulas eh. Nandong kagad yung clue. Stop na po natin, mga lods. Number 8, Raven Rain. Wait lang. Uy. Sobrang dami ng omo. Nagtakbuhan na. Bro, medyo malaki o maliit? Sige lang, Claudio. Sali ka na. Ikaw ba yung kalaban ni ano? Ni Panday. Claudio! Ah, si Claudio, bida yun, di ba?
Sa yung panday. Sino ba yun? Si Katan na nakakaalam nun eh, si Katan. Pili ka. Pili ka ano, pili ka Raven Rain. Dali, papili muna natin. Raven, maliit malaki. Comment na, pag nagbago isip ko, bibigay ko sa iba to, sige ka. Malaki po, okay, malaki daw. Malaki. Ganto kalaki? Ito pa, pinakamaliit. So, kanina, pinakita ko, medium lang yun, ah. So, ito, ganito, katamtaman lang. Hindi mo naman siguro ikikwintas yung malaki. Ito daw kanya. Yan. Okay na. Lahat sila, halos. Tatawa tuloy si Joe Mario. Ano, gusto nyo? Bibigay ko to, may kondisyon. Ikwintas nyo lagi, walang hubaran. Okay. May tanong tayo. Tanong naman tayo para hindi ako, yung mata ko, kawawa kababase. So, ito yung tanong natin. Uhulaan nyo yung sagot sa katanungan. Mga lods, may 10 butike sa Kesame, ha? 10 butike sa Kesame. Bumertical yung isa. Bumertical sa ere. Yung isa, bumertical. Yung siyam, pumalakpak. Ilan ang natira sa Kesame? Okay, start. 10 butike sa Kesame, yung isa bumertikal. Yung siyam, pumalakpak. Ilan ang natira? Ilan po? Zero. John Michael Pasno. Okay, John Michael. Zero. Lagay mo. Tama po yung sagot. Wala. May bolting ka dyan? Ito, maganda sulat. Okay, stop na mga lods, ha? Meron na si John Michael Pasno. John Michael, ano nito si ano? Si kapatid mo si ano? Si Raven? Hindi ko kasi kilala mga pangalan ng kapatid ni Raven, eh. Pero kilala ko sa mukha lahat pag pumupunta kami. Kapatid? Dito na lang. Basahin natin mga comment nyo. Wala, 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 wala. Ah, kapatid mo. Kapatid po. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga taga Mindoro. Maging shoutout sa inyo lahat dyan. Maging sa kapatid ni Raven at lahat po na kayo na dyan. Bumalakpak, nahulog lahat. Nahulog lahat, pati po yung bumertikal. Bumertikal siya. Ikaw, magtanong ka. Eh, di ba sabi mo dati, hindi naman pumapalakpak ang butike? Ano ba talaga? Anong hindi? Oo. Sa atin dalawa lang yun. Iba sa kanila eh. Kaya pala nag-iisip. O ikaw, yung tanong mo, ano yung tinatanong mo sa akin, dito mo itanong. Okay, mga lods, ang makahula. Ayun yan. Pag namatay tandang. Yung tanong sa doon. O, ano yung namatay yung tandang? Sige. Pag namatay yung tandang, sino nang gigising sa atin sa umaga? O yun, pakisagot, mga lods. Pag nasagot nyo, yung tamang sagot ay meron kayong batang omo. Ano yun? Ano yung ulit yung tanong mo? Pag namatay ang tandang, sino na ang gigising sa atin sa umaga? O yun, kapag namatay daw yung tandang, sino na ang gigising sa atin sa umaga? Si nanay. Ano ba yun, yung kape? Para kanino ka bumabangon? Yung kape? Assignment ko yun. Assignment niya. Toko. O ang toko. Ah, yung toko na lang ang uhuni. Nanay daw, sabi ni Tess Romulo. Sikat ng araw. Tama. Alin sagot? Raven, sikat ng araw. Sa'yo na naman, Raven. Di ba meron ka na? Wag na sa'yo to. Wag na. Meron na si Raven. Mga lods, pagka meron na, pwede kayong... Bawal ba ulit? Parang tama naman siya. Tama naman siya, pero
ibay na natin yung ano, ibahin na natin yun. Cellphone daw, sabi ni Tess. Siguro nagpapa-alarm. Cellphone, asawa. Anong mano? Si Tandong. Si Tandong. Manok. Manok, anong tilapik? Okay, mga lods. Meron ng tuko. Bakit tuko? Nanggigising ba yung tuko? May utot naman dito. Diyos ko po, ano ba yung mga sagot nyo sa inyo pinagkukuha? Sikat ng araw. Tama yung sagot ni Raven. So, may nakakuha na po ng mga lods. Ito na lang yung tanong. Baguhin natin yung tanong. Katuwaan lang mga lods dahil nandito tayo. Mas maganda pa iba-iba, no? Hindi puro number. May isang biik. Mga lods, may isang biik. Batang biik. Kaya nga biik eh, bata eh. So yung biik, naglalakad siya. Napansin ko yung biik, malungkot. Ngayon, tinanong ko yung biik, sabi ko, bakit ka malungkot? So sinabi niya sa akin yung sagot. Ngayon, ano po yung sagot, tamang sagot, kung sino makahula ng sagot ng biik doon sa tanong ko? Ito yung tanong. Bakit laging nakayuko yung baboy? Nakatungo. Bakit laging nakatungo? Okay, pakisagot. Start tayo mga lods. Bakit laging nakatungo ang biik? Hindi pala baboy ha, biik. Bakit laging nakatungo ang biik? Gutom na? Ba, ang galing ni John Michael Pasno. John Michael, pas na, meron ka na. Dalawang Pasno ang nakasagot. Itong mga to, napag-ahalatang mga magkakasama tayo. Nahihiya siya. Kasi baboy ang nanay niya. So, tama po yung sagot nun. Nahihiya siya kasi baboy yung nanay niya. Siya hindi naman siya baboy, biik pa lang eh. Okay, mga lods. Stop na natin. Walang nakakuha ng sagot. Dalawang pass, no? Si Lady, pwede pa siya. Kasi yung dalawang magkapatid, meron na. Okay. Stop. Yan, stop na natin mga lods. Iba naman yung tanong. Balik tayo sa number. Ah, hindi kayo magkasama. Hindi, meron na yon. Nakahula na kanina yon Raven. Si utol mo. Ah, si Lady. Hindi mo kasama ngayon. Sino ba? Sino ba yung mo kasama? Okay, mga lods, start tayo. Lalagay ko, ha? Start. Luyan. Command. Ayan. Ay, yung stop ko, ang dami. Para may stop, please, patuloy. Stop. Yan, mga lods, stop na. So, isa lang yung kailangan natin ng sagot. Isa lang. Kung sino yung mauna makasagot, yun lang. Ano number yung hawak ko, mga lods? 30, 10, 2, 12. Kala ko na dali na. Lower. 1, 7, 11. Lagi magkasunod yung 7, 11 na yan. Higher ka. Hindi, 60. 1 to 60. 11. Okay, higher pa, higher. 39. Masyadong high na yan. 2, 3, 4, 5, ala, sunod-sunod do. 10. Yan, nag-lag na sila. 7, 1, nag-lag na po kayo, hang na. 28, 18, 6, 42, 28, 17, 24, 28, naglalagyan kaya ano matagal. 35, 24, 29, 28,
Ayun, may clue. Ayun, nahuli na. Nahuli na, mga Lods. Si Raymar Lumboy. 21. Pagkasa dyan sa video, 12 ba? Kasi baliktad yung screen. Raymar Lumboy. So, PM sa lahat ng mga nanalo, mga Lods. Sa lahat na nanalo, ito yung bato o mo, Lods. Oh. Yan. Mga maliliit. Okay. Stop na tayo, mga Lods. Bernadette. Diyan pa rin. So, ang daming nakakuha, ang daming nag-comment ng 21, pero may nauna na. May nauna na, mga Lods. Raymar Lumboy, ano ka, mag-PM kayo. Sa mga nanalo, mag-PM kayo para maklaim nyo. Salamat po dun sa ano, one star na nag-send. One star. Thank you, Jomar Aronsado. Pag nakahula, bawal nang sumali. Opo, pagka nakahula po, wag na pong sumali sa huhula. Di ba lang manood na lang kayo? Okay na yun. Para yung mga matitira, yung mga may iwan, doon naman sa ano, pwede naman natin ibigay lahat to ng ganun kabilis eh. Kaya lang mga Lods, mas maganda yung may thrill. May mga pinaghihirapan din kayo. Aba, kuminsan yung kuko ko, nakikita nyo yung kuko ko, maswerte na nga lang at malinis yung kuko ko ngayon. Alam nyo naman, nakinakalkal ko yan sa lupa. Minsan makikita nyo, itim-itim talaga ng kuko ko. Yung dulo nga ng ganito ko, lalapad na. Ayan o. Oh. Tignan nyo. Oh. Oh. Kakukot-kot yan ng mga omo, ng mga mutya. So, tigas na nga nito, may mga kalyo na. Kita nyo, lapad na yung dulo. Imbis na ang ano natin, kamay natin, ganyan, patulis. Nagiging malapad na. Ayan o. Oh. O, tignan nyo. Kahit saan nyo tignan dyan, malapad na. Kaya, paghirapan nyo rin. No, kahit pa paano, uhulaan nyo na lang, gano'n na lang. Excuse, AJ, magandang gabi rin sa'yo. Okay, start tayo. Lower number. Lower number, mga Lods. Pati noon natin, lapad na rin. Oo nga, eh, ganyan talaga pagka tumatanda. Palibasa, hindi ka nakikita sa video, Lady Lynn. Eh. Tumitira ka ng pailalim. Eh. Ito na, oh. Napapanot na. Konti na lang, panot na tayo. 311 02. Kala mo to yung noon niya hindi rin lang landingan ng eroplano eh no. Lady 6, Mike Anthony 6 uns. 1 7 3 3 3 sunod-sunod yung 3. Oh, ito yung number oh. Point 8. Shoutout di Jumo Oliva Robert. Shoutout sa'yo. 4. Sige lang mga Lods. Good luck sa manalo. Renz 11. Comment lang, comment. 1. 13. 13. Clue, bihirang numero. Bihirang gamitin tong numero na to, mga Lods. Bigyan ko na ng clue. 23. 13. Ha? Score, kapag hindi nag-review. Ano score? Score, kapag hindi ka nag-review. Oh, yun. Kung hindi daw kayo nag-review, ito daw yung magiging score nyo. Navarro, Leonard. Correct. So, ito po yung tamang sagot. Ay, nawala na. Navarro, Leonard. Correct po yung sagot mo. Ito po. Pag hindi ka nag-review, yan yung makukuha mo. Zero. Okay, kanina. Stop na tayo, mga Lods. Uy, stop na tayo. Lagyan mo na. Okay, yung nanalo po, ano na kayo ha? Huwag na po kayong mula para sa iba naman mga Lods. Para yung iba naman nabibigyan ng pagkakataon, stop na yung mula. Baka lag lang tayo, lag. Sige, hintay natin na huminto yung mga send nila. Lahat ng mga nanalo, mag-PM po kayo sa akin at nandito na naman yun. Eto na, may mga pangalan na yan. So, ipapag-GMT na lang namin.
Nakaka-enjoy po, nakakatuwa, sabi ni Raven. Baka ikaw lang natutuwa. Joke lang, bro. Burst tayo, mga Lods! Babanggitin ko kayo yung magbibigay ng burst. So medyo maganda-ganda to. Lahat ng mga nanalo, pwede sumali ulit. Pero dito lang sa tanong na to. Mamaya, bawal na ulit kayo. Dahil maganda yung ibibigay kong katanungan. Ito sigurado makikita na to sa ano, sa makikita na to kasi wala na tayong background eh. Ayun oh. Linta, kita nyo naman linta talaga. Oh. Hindi siya inukit kundi linta talaga. Ito yung mga nanay at tatay niya. Ito yung kanyang tatay. Yan. Kulukulubot na mga lods. So, ito lang ibibigay natin anak. Huwag naman kayong abusado. Anak lang muna. Linta. So, yung verse na ibibigay natin, pangalan na lang ilalagay mo sa mananalo. Lahat ng mga nanalo, pwede kayong sumali ulit. Dito lang sa tanong na to, sa mga special na tanong. Ibigay po ninyo yung numero ng talata. Ito yung aking itatanong. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas at hindi mapahamak. So, ano po yung talata niyan sa Biblia? Anong numero niyan sa Biblia? Bigay niyo po diyan, comment po ninyo. Bang galing ah, Rodrigo Jola. Okay. May nanalo na. John 3:16, kumpletong-kumpleto po diyan si John 3:16. Richmond Francia Pascua. So, Rodrigo Jola. Rodrigo Jola, ano ka? Mag comment ka rito sa akin. Meron pang isang maganda. Okay, stop na tayo mga Lods. May nakahula na. Ito mga Lods, napakaganda nito. Hindi siya bilog, para siyang planeta. No, yung planeta na ano, ganyan. Tsura niya oblong na hindi mo maintindihan. Basta ganun, palapad siya, bilog na palapad. So napakagandang batoo mo. Napakakinis at talagang batoo mo na itim. Hindi pinupokpok ang batoo mo na itim, ha. Hindi siya katulad ng gray. So kita niyo yung gray natin. Yan yung gray. At puti. So, yung gray at puti, may gray na nababasag, may gray na hindi nababasag. So, ito, nababasag to. Huwag na huwag nyong pupukpukin. Tandaan ninyo. Pero, omo yan, mga Lods. Omo yan. At nakukuha to sa, ano lang. So, napakaganda na ating tanong. At kung nanonood ka, Father Gigatno, no? Na sinasabi mo kaming mga manggagamot ay sa demonyo. Pati ikaw, humula ka rin ng talata kung nanonood ka. Father Darwin Gigatno, sabi mo, ang mga manggagamot, ang karunungan ang galing sa demonyo. Babasahin ko to, hindi ko babasahin yung talata, huhulaan nyo mga Lods. Sabi dito, igalang mo ang manggagamot ng nararapat sa kanyang katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. Sino daw nagtakda ng tungkuling ito? Ang Panginoon daw. So, sino ba yung Panginoon? Iba yung Diyos, iba yung Panginoon. So, ang Panginoon ay iisa. So, ang nagtakda nito ay Panginoong Hesukristo. Isa lang naman tinatawag natin Panginoon, di ba? Panginoong Hesukristo. Iba yung Adios Ama. Eclesiastico 38, ano ang kasunod? Unswa. Tama yung inano mo, pero may kulang. Kompletohin nyo yung sagot.
Kompletuhin ninyo, igalang mo ang manggagamot ng nararapat sa kanyang sa katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. Hindi po demonyo, wala ako nababasa sa talata na demonyo yung nakasulat na ang nagbigay ng karunungan sa mga manggagamot ay demonyo. Yung sinasabi mong Father Gigatno ka, magbasa ka muna ng Biblia, sayang yung 10 years na pag-aaral mo, bugok. No? Bugok ka, hilaw yan. Eclesiastico 38:1-4. So, ang binanggit ko lang po, hindi po kasama yung 4. Ang Panginoon ang patubo ng mga halamang maigagamot, ito po yung 4. So, ano yung tamang sagot? Eclesiastico 38:1-2, hindi po. Ang dos ay karugtong. 38:1, Yeshua Meya. So, yun po yung ano. Tama. Andyan ah. Ito. Yeshua Meya. 38:1. Papel? Wala ka ng papel. Okay, stop na tayo mga lods. Ano, malino na ba sa inyo mga idol? Naturingan pari ka. Hindi ka muna nagbabasa ng Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, baka yung mga binabasa mo. Hindi eh. Si ano? Dali, hanapin ko yung... Meya? Oh, yes. Meya. Yehoshua Meya. Griego ang ginagamit nito. Kasi dalawa yan, Yeshua, Hamasiya. Pero ang banggit po doon, Yeshua. Ito sa kanya, Yehoshua. Yan po sinasabi na, Yehoshua. So, yan po yung sinasabi natin, pare-pareho yan ang ibig sabihin, Yeshua, Hamasiya, Yeshua, Meya, kung ano man yung binabanggit niyo para sa Tagalog yung Panginoong Jesucristo. Baka, Father, gusto mo makipag-debate sa akin ngayon, available ako. Tagal na kitang hinahamon ng debate. Yung katitira mo ng katitira, kami mga manggagamot sa demonyo. Ito, nasa talata kami. Ikaw, hanapin mo yung pare sa talata kung nakasulat. Yung mga pare pa nga ang unang nang usig sa Panginoong Jesucristo. Nakakatawa lang, ayoko lang i-vulgar dito yung mga nasa talata. Sa akin ba, bawat binabasa ko, ninanamnam ko at inuunawa. Siguro ikaw, hindi, wala kang pang-unawa. Ninanamnam mo lang kung ano yung nababasa mo. Kasi sayang yung 10 years na pinag-aralan mo. Ang dami kong kaibigang pare, may mga pare na tinatawag ako kapag hindi nila kaya yung palayasin yung ano. Ayoko lang magbanggit. Baka magulat kayo. Mga malalaking pangalan ng mga pare nito. Ipinapatawag kaming mag-asawa para lang manggamot. Nagkataon lang na nasa ibang bansa si Mrs. nang may ginamot kami sa Mindoro. Mismong, ano pangalan nun, Hal? Bahay ng mga mongha. Mga madre ang nakatira doon, tsaka mga pare. No? Ipinatawag ako, nandito pa ako sa Maynila, para lang palayasin yung gumagambala doon sa madre na si Naniban. Kita nyo yun? Ganon kababait yung mga kaibigan kong pare. Nag-iisa lang tong Father Bigatno na to eh. Bugok! Magalit na sa akin yung magagalit dyan. Kung kayo ay alagad ni Gigatno, wala akong pakialam sa inyo. Huwag mong nilalahat ha. Hindi lahat ng mga manggagamot kung ituring mo kami. Kung meron mang encantadores, meron din mga manggagamot na divino. Kung may mga divino at encantadores, meron din mga bertudes, kaya mamili ka. No? Hindi lahat ng manggagamot, hindi marunong sa talata ng Biblia. Baka doktrinahan kita. Gusto mo? Padoktrina ka sa akin para magkaintindihan tayo ng aral kung sino ang aral ng demonyo. So yun, tuloy lang natin yung ating kasiyahan mga idol. No? Nanggigigil talaga ako dyan sa ano na yun eh. Sa buwang na yun eh. Ang daming nanggigigil dyan ng mga manggagamot. Impostor na pare yan bro. O huwag nyo na nilaitin yan. Ano na lang, huwag na kayong makisali. Parang ang dating yan eh. Ako nagyaya sa inyo na magalit kayo, maging negatibo rin kayo. Huwag na kayong makidamay. Okay lang na sa akin lang yung negatibo, huwag na sa inyo. Kasi kaya nating i-release yan. So, yun, nakakasakit lang ng kalooban sa kabila ng ginagawa natin na panggagamot na walang damutan, walang bayad na hinihinging kapalit. Minsan, nakakarating kami, norte. Pumupunta kami ng Mindoro. Nung una, may mga nagbibigay sa amin ng panggas, may mga nag-share ng mga panggas.
Pero isipin nyo na lang kung magkano bayad sa barko kasama yung sasakyan namin. Tapos pagdating doon, ni donation nga, hindi ako nanghihingi. Dito sa lugar ko sa church, meron donation box. Kung gusto nyo maghulog o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, ginawa ko yung responsibilidad ko, nang gamot ako mula sa pangalan at kapangyarihan ng Amang Kaitastaasan. Hindi yung kagaya ng sinasabi mo, Father. Kayo nga, binyagan nyo, yung laki ng bayad eh. Patay na yung tao, pinagkakakitaan nyo pa eh. Ililibing na lang, pag dinaan sa inyo, babasbasan ninyo, magkano bayad. So, kaya tigilan mo yung katitira mo, kasi mauubusan ka sa akin. Gusto mo, wala tayong hawak na Biblia, pero ang aral na pagdidibatehan natin, Biblia eh. Bagsakan tayo ng talata. Wala akong hawak na Biblia. Gusto mo, paakyatin mo ko kung nasan ka na roon, doon tayo magdidibate. Wala nga hawak ng Biblia. Bibigkasin natin yung tamang pagbigkas. Hanggang sa talata, hindi tayo hawak ng Biblia. Patibayan tayo ng memorya. Hindi yung bigkas ka ng bigkas, salita ka ng salita. Mga isuko nyo na sa amin yung kapangyarihan ninyo. Bakit namin susuko sa inyo? Relax lang daw. Hindi ka makapag-relax pag gaganyan yung mga taong nasa paligid mo. Unang-una, namumuno ka sa simbahan. Ini-influensyahan mo yung mga tao na nakakanood sa'yo na huwag magtiwala sa amin. Kanino magtitiwala? Sa'yo? Paano nga magtitiwala sa'yo? O bagsakan kita ng talata, hindi ko, hulaan mo kung anong numero. Paano daw matatagpuan ang bulaang propeta? Ito yung sagot. Madali daw makilala ang bulaang propeta sapagkat sila ay magdadamit na animoy Kristo. O ano yung damit ko? Kristo ba? Sino sa atin ang nakasutana? Kaya, pagtigili eh. Tigilan nyo. No? Huwag nyo kaming tirahin ng mga manggagamot. Wala kaming pagkakasala sa inyo. At bakit namin isusuko sa inyo? Katulad ng ginagawa nyong pangungumpisal? Ano sabi ng Diyos? Isuko mo sa akin ang iyong sarili at sabihin mo sa akin ang inyong pagkakasala. Eh bakit kaya tinuturuan nyo yung mga tao na yung pagkakasala nila sabihin sa inyo? Pag mabigat yung pagkakasala ng tao, tatawag kayo ng polis, papahuli ninyo. So ano yan? Diba? Ano yan? Ano tawag yan? Diba? Bias. Kung talaga sa inyo dapat isurrender yung pagkakasala, dapat hindi rin kayo nagkakasala katulad ng Kristo. No? Nagkakasala din kayo, tao din kayo. Bakit yung pagkakasala namin mga tao ay pagkakatiwala namin na sabihin sa inyo? Bakit sa pamamagitan ba ng pagsusumbong namin at pag-amin namin ang aming pagkakasala sa inyo mga pare, mapapatawad ba kami ng Diyos? Sa Diyos kami nagkasala, kaya sa Diyos kami mangungumpisal. So, sa mga hindi po nakakaintindi dyan, huwag nyong gawin yan. Hindi tama yan. Hindi kayo tamang mangumpisal sa kapwa nyo tao. Dahil wala kayong pagkakasala sa pare, nagkasala kayo sa Diyos. Doon kayo mangumpisal. Yun ang tunay na aral. So, yun po mga lods, tuloy tayo. At tayo medyo nawala. Balik tayo sa numero. Medyo mahirap din po kasi yung ibang mga talata ng doktrina po namin dito. May sarili kaming hawak na doktrina at ito lahat nakatala sa kasaysayan ng Biblia. At ito po yung aming tamang sinusunod. So, medyo napikon lang ako, medyo tumaas lang yung aking adrenaline, pero hindi natin pinapatulan yung mga ganyan. So, gusto nyo ng isang verse na patama? Bigyan ko kayo. Hindi po kayo pinapatamaan ko, ha? Kung meron man kayo neto sa bahay, hindi po kayo. Haba din kasi itong doktrina namin. So, isang verse ulit. Ang ipagkakalob natin mga lods ay malaki to. Omo na kulay gray. So hanapin ko muna kasi relax lang muna kayo dyan mga lods. Mamaya na ako sinasabi nyo ako mag-relax. Kita nyo yung 4 ebanghelista, yung 4 nila lang na buhay. Nandito rin sa talata, ito rin isa sa mga ano. Kasi ang makakakuha na ito, mga malalalim lang eh. Mas maganda yung mga pahula natin ay ano eh. Hindi ko sinasabing mababaw po yung hindi makahula. Kaya lang sa ano na po to, kasama na po to sa KMB, Karunungan ng Diyos. Nasa, ang mga pag-aaral po kasi namin, may halong Biblia. Kasi doon kami kumukuha o humuhugot ng
tamang katunayan kung ang aming bang inaaral ay nasa tama pa o nasa aral na ng demonyo. Alam naman natin na may mga aral din ng demonyo na mga lihim na karunungan. Dalawa po kasi ang aral yan. Isang sa masama, isang sa mabuti. Ngayon, bilang tao, malalim to. Huwag muna to mga lods. Sa number tayo, back to number tayo. Basic tayo ulit. So, abang nag-iisip pa ako ng ibang mga kaparaanan. So, ito mga lods. Ulaan nyo na lang kung ano tong number na hawak ko. Balik tayo dito sa omong maleta, balik tayo rito. Sa numero, balik tayo. Pagdating dito sa ganito, mga magagandang klase. So, ano po yun? Mga special yung tanong natin. Ito yung madadali. Okay, comment ako rito. Start. 35. May nag-start na. Si Danilo Carollo. 8. 1. Ba't nandiyan ka? Mahirap? 35. Mababa pa sa 35. 2 letters. 2 letters. Lower. Lower sa 30. Ah, 2 numbers pala. Letters tuloy. Pati ako tuloy. Nawawala ako sa wisyo dahil dun sa pinagsasabi nung gigatno na to. So, pasensya na po sa mga kaibigan natin na pari dyan. Ano? Hindi ko po kayo, hindi po kayo yung inaano ko dito, tinitira. May isang tao lang po na nasobrahan yata sa galing. So, hindi ko na po banggitin kung sino mga pari yan. No? Kahit yung batchmate ni Mrs. o class, kaklase niya dati na pare yung pinunta natin dyan sa Montalban, huwag na po natin banggitin yung pangalan. No? Pasensya na po kayo. Hindi po kayong tintira natin dito. Nag-iisa lang to. Ryan Bauso, 28, 27, pero dalawa yung numero mo. No? Isa-isa lang numero para magkaintindihan. 26. 26. 28, Jan Parel. Nanalo ka na ba kanina, Jan Parel? Meron na ba si Jan Parel dyan? Jan Parel, pa-comment nga kung nanalo ka na kanina. Pakiano, kung nanalo ka na kanina, so tama yung sagot mo, 28. Stop na po tayo. Jan Parel, nanalo ka na ba kanina? Pakisagot. Kung hindi pa, kasi makikita namin to, i-review namin to, yung mga nanalo. Di pa po. Okay, sa'yo to. Number 28. Para sa'yo talaga yan. Okay, may dalawa pa tayong bato o muna maliit dito. Kahit ang diliit, ang bibigat talaga. Pagka legit, alam nyo mga lods, kahit maliliit siya, mabibigat. May dalawa pa. So, bago tayo pumunta dun sa isang katanungan. Ronald Salvador Roma, sali lang bro, walang problema kahit sino, kahit nasa spiritual kayo o hindi, walang problema sa atin dyan. Sali kayo, kahit na ano, wala naman tayong tinitignan dito eh. Kahit sino, basta naniniwala, basta gustong magkaroon ng gamit, basta kaya nyong sagutin yung shipping, sagutin nyo, at sumali kayo. At kaya nyo rin sagutin yung tanong, wala rin problema. May nakita akong ganda rito, mutya ng tubig. Legit yan mga lods. Ayan ang tunay na legit na mutya ng tubig. Halos nagiging transparent siya kapag ka nasa tubig. So ito, nakalagay dito fake na mutya. Nandito yung lahat ng fake na mutya mga lods. May papakita lang ako sa inyo. Ang tunay, ganto kaliliit, halos nagiging transparent sa tubig. Ito yung peke. Mga lods, ito ay gawa sa... Marami magagalit sa akin ito. Pasensya na sa mga kaibigan natin dyan. Ha? So, ito ay gawa sa fiberglass. Tandaan po natin, fiberglass yan mga lods. At yan ay grinder lang. So, sabi ni Matilde, peace daw. Oh. Peace muna tayo mga lods. Ha? So, sinasabi lang natin kung ano yung legit. So, ipamimigay natin to. Marami-rami to. Mutya ng tubig. Dumadami to. Babad nyo lang sa tubig. Kaya lagi nakababad yan.
Commander, paano gamitin po sa akin? Binigay niyo sa akin. Lagi mo lang dalhin. Lods, marami na tayong nilabas nito na conversation, no? Yung mga patunay. Pumuputok tong bote na to. Tandaan po natin. Kung gusto niyo siyang ilagay sa plastic niyo ilagay. Meron nga po, pati nga po, pitchel. Wasak yung pitchel, mga lods. Promise. Nagwawala minsan to. Hindi ko lang alam kung bakit. Baka pagka may bumibira dito sa kanya tumatama, ang nababasag yung kanyang lalagyan. Nakita niyo yung post ni Mrs.? Nung nakuha niya, pumutok to. Yung lalagyan, pumutok. Yung pitchel, pinaglagyan, plastic yung pinaglagyan, nawasak pa rin. Wasak ang puwit. So, hindi naman natapon yung wala. Nandun lang sa lalagyan. Nakita niya, naubos yata yung tubig kasi natapon. So, siya minsan? Agresibo siya minsan. Yung kanyang bahay, sinisira niya. Baka punong-puno na, hindi napapalitan. O kaya, siguro hindi napapalitan at maraming bira sa kanya tumatama. Kini-cleanse niya. Alvin Dinora, paano makasali? Humula ka lang ng number. Ganong kabilis, Lods. So, okay. Balik tayo dito sa Ito muna. Nai-ano mo na to? Tatlo pa ba? Tatlo pa to? Nai-ano mo na yung kay kanina nanalo? Kay Parel ba yun? So, meron ba palang tatlo? Ubusin muna natin to. Ito mga Lods, may number pa naman tayo dito . May number pa ba? Wala na. Tignan ko ako, may number pa. Kung wala na, kung wala na pakisagot, ito yung tanong. Sagutin nyo lang yung tamang number, ha? Ilan na po ang subscriber ko sa YouTube? Ilan na po ang subscriber ko sa YouTube channel? So, ito yung makukuha nyo. Bato o maliit. Mamisong tambay lang. Merlita Samson, mapagpalang gabi sa inyo. Madam Richmond Francia Pascua, sa tanong po saan? Okay, Lods. 22 followers. Ano po yan? Sa aking Facebook account, 22 kay follower. Sa YouTube po, ilan? 52? Hindi po. Lower. Lower po, lower. 74 na nanonood sa atin. Shoutout sa inyo, no? Shoutout po sa lahat, mapagpalang. Pwede pa ba sumali, Commander? Pwede. Ay, hindi na. Kasi bato omo to, may omo ka, no? Mamaya, sumali kayo lahat. 29.2K po. Raymar Lumboy, oh. Raymar, meron ka na, di ba? Bakit sinagot mo pa? So, bato omo lang to. Dito kayo sumagot sa mga ganito. Tsaka dun sa malaking omo. Yung omo. Wala pa yung may-ari. Ito yun. Pero na ba yan? Wala pa, pinakita ko lang yan. Hindi pa ito. Oo, omo ito. Omo rin ang malaki ito. J.H. Adonai, sa'yo mapupunta. Tama yung sagot mo. 29.200K followers. Ayun, tama to kay Sino yun? Raymar Lumboy. So, meron na si Raymar. J.A.H. Adonai Metam. Updated ka bro, ah. Salamat. So, sa hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, Commander Leon, Commander Leon Divine Healer. At yung ating Facebook account ay Commander Leon Yeshua Hamasiya. So, yun lang po. Follow nyo po. Then, subscribe po sa ating YouTube channel. Yung nanalo si sino po yung nanalo? JHS Adonai Metam. Bro, PM ka sa akin. Kunin mo tong omo mo. Maliliit na omo to. Napakagagandang omo nito. Pwede mong pukpukin. Pakita natin kung gaano siya kaligid. Nawala. Doon ko lang tinutusok lagi yun.
Masakit kasi yung pala ko, eh. Malaki. Tal? Wait lang mga lods, tinawag ko lang si Mrs. Pinakuha lang ako. Pakita lang natin kung gaano ka-legit to. Maraming salamat na Barol Leonard. Isa po ako sa nanalo po ng bato o mamalit. Maraming salamat po. Na Barol Leonard? Nanalo ba siya ngayon? Mas lang na daw siya, ano? Maraming salamat po. Isa lang po muna. Kung sino po yung ano kanina, naka ano na, nabigyan mo na ba sa JHS? Wala pa. JHS. Lalaki ng mga karayo mo, mga lods. Wag to, hindi kasya to sa ano ko. Sa balat ko. Kahahaba. Ito ba yon yung ginamit ko? Oo, oh, yata. To, wow. So, testingin natin kung matalas, mga lods. Ang haba niya mga yan, ano, pang ano talaga yan. Oh, talim yan, mga lods. Lobat na talaga. Ito, dalawa. So, isa lang yung gagamitin natin, yung para kay JHS. Lapag natin yung isa. Paano ba natin papakita? Yung mga lods, ahawa ko. Yan, dito. Ang ilawan mo nga, hindi nila makita. Eh. Yung flashlight. May ilawan? Yung flashlight pen. Ayan o. Mga lods, wala akong suot na pangontra. Ito, pampaswerte to. Ang hawak kong pangontra yung bato Omo. Kaya nga ako naghuhubad na ng gamit para makita ninyo kung may pangontra o wala. Hindi nga ganun makita dun eh. Yan. Kita niya mga lods? So, ganito mga lods ha. Hawa ka mo. Kapag ito may tama, ito. Yan o. May tanya yung pinagtusukan na dulo. Pag yan ay may tama, dudugo. Ang epekto na ito, makati. Makati yung epekto niyan doon sa pinagbaunan. No? So, yan yung sinasabi natin na kabal. Gamit sa kabal. Ikaw, gusto mo? Ayoko nga. Oh. So, yan bro, legit yan. Alam nyo mga lods, may mga sikreto dyan sa mga ganyan. Sabi nila, kapag tunay daw yung Omo,
balutin mo ng plastic. Yung plastic daw, hindi dapat masusunog. Alam nyo mga lods, basta bilog na ba to? Basta bilog na ba na pagas lang ang naiwan, walang sugat. Ano po yun? Bakat niya. Kasi matulis siya, bumabakat siya. Pero hindi siya masakit. So, makatikati siya sa balat. Pero hindi siya masakit. Ayun mga lods, ha? Hindi po totoo na bato omo, kapag iyan ay nilagay mo sa plastic at sinunog mo, hindi nasunog. Ibig sabihin, legit. Ginawa ako yan sa peke. Pekeng bato omo, no? Sa pekeng bato omo. Yung mga mga durug-durug, kahit isang bagsak mo lang ganyan, nadudurug ka agad. So, binalutan ko, sinindihan ko, hindi nasunog. Tapos ginawa ako sa bato, yung bato na bilog din, binalutan ko ng plastic, hindi rin nasunog. Alam niyo, ginawa ako sa itlog. Binalot ko yung itlog ng plastic, tsaka ko binanat. Tinignan ko kung hindi masusunog. Hindi nga nasunog. Alpa-alpatay nga yan. May kukunin lang ako. Huwag mong pilitin, hal. Huwag ka natatakot. Oh, takot na siya, oh. Hal, bakit wala dito yung buhok? Hmm? Yung buhok na hindi nasusunog. Pag-PM daw sa sayo, wang isang. Sino? Hala, wala. Oh, wala, o. Oh. Hal, oh. Wala dito yung buhok na hindi nasusunog. Buhok mo na lang, Marwen. Pag-alit kong tapos makalagay sa pag-alit. Ayan mga lods, nagkawalaan pa. Ipapakita ko sana sa inyo yung buhok na hindi nasusunog. Ay, baka may nanonood na hindi nga nasusunog kahit ulin, Commander. So ito mga lods, oh, yung sasabihin ko lang sa inyo, nakita mo na yung buhok na hindi nasusunog. Saan na napunta yun? Papakita ko sa inyo sana. Kunin mo na lang yung Kristo doon. Yung Kristong may buhok. May-ari na nito mga lods, ha. Ingat lang kayo. Ay, ingat lang kayo. May-ari na nito. Ano po tayo? Kumbaga, hindi ko po ito binibenta kasi may-ari na, may nakabili na. Papakita ko sa inyo yung buhok na hindi nasusunog. Yung may cross, nakadipa. Nawawala rin. Boy, yan. Yun po yung original na buhok ng tikbalang naman. Sa mga hindi nakakalam, yung buhok ng tikbalang na pinapakita nila o pasintabi, kung bastos man yung sasabihin ko, no, ito yung tawag nila, eh. Hindi naman sabi na bastos ko kayo. Bulbul daw ng duwende. So yung pagka nilagyan mo ng ganun o binasa mo, umiikot, hindi po yun. Bunga po yun, bulaklak po yun ng kugon. Alam niyo po ba yung kugon? So dahil siya ay naka-twist siya dahil sa init ng araw, pumipilipit siya. Ngayon, kapag siya nabasa, babalik siya sa dating form. Yun po yun, kaya siya umiikot. Wala pong magic dun. Bumabalik lang siya dun sa dating niyang form. No? Yun po yung, dahil science din, yung ibig sabihin. Nawawala rin, hal? Order yan. Nako, lagot ka. Ikaw, doon. Doon, no, sa may nandun ko lang nilalagay. Saglit na, mga lods. Dugo pa na bala ko. Dito ko lang nilalagay yun, no. Pag tinanggal mo dito, wala rito. O. Dito lang nakalagay yun. Kapag tinanggal mo dito, di ba kasama yun na bed? Yung bed kasama sa binili niyan, di ba? O. Pag nawala dyan, di ko makalap yun. Bayad na yun. Mag-alak nun. Hindi ko yan tinatanggal dyan. Tinanggal mo dyan. Nakalimutan mo na naman. Oo. Oh. Eh, ba't doon mo inahanap? Patayin mo yung electric panel. So, ito mga lods.
Pagka sa personal, ito, napakalambot nito. Napakalambot nito sa personal. Hindi po to kawad o hindi siya alambre. Para siyang piluka. Alam nyo naman, tikba lang, hindi naliligo eh. Tanggalin natin ibang himulmul. Pangit tignan eh. Yan. Pwede nyo siyang kurutin. Mapuputol siya pag kinurot nyo, mga lods. Ito, tignan nyo ah. Paano nyo ba makikita? Napakalit ng hibla. Ayan o, putol ka agad siya. Yan, nakita nyo ba yung hibla? Putol ka agad, mga lods. Putol ka agad, isang hablot ko lang, no? Napupunit siya, pero tignan natin kung masusunog siya. Ganon siya kalambot, isang hablot mo lang. Dahil ganyan niya, matigas yan. Alam nyo naman, tikba lang, hindi naliligo. Yung kabayo nga, matigas ang buko eh. Huwag mo lang, pag sinampo mo. Yan, hindi yan kawad o alambre. Tandaan natin, kahit isundot nyo sa ilong yan, hindi ko yung masusugatan dyan. Yan, mga lods. So, nakita nyo, nasunog ba? Bumuhaghag lang siya, oh. Lighter pa yata yung susuko. Pero, pag kinurot nyo to, mapuputol to. So, ito yung legit. Yan yung legit talaga, mga lods. O, yan, oh. Hindi siya nasunog. Kung gusto nyo, punta kayo rito. Pwede nyo siyang tignan. Hanggang hindi pa to nakukuha nung nakabili. So, ito yung Kristo na tumbaga, kung tawagin. So, mahusay yan sa bala. Tapos, nilagyan ko pa ng buhok ng ano. Linagyan ko pa ng buhok ng tigbalang. So, yan mga lods, kung bakit sa ibang mga ano, wala yan. Mihira po kasi nakukuha yan. At swerte lang yung mapagkakalooban niya. Kaya masasabi kong swerte ako sa isa sa napagkalooban. So, swerte po ako sa isa sa nakakuha niya. So, legit yan. Hindi po yan magic o anuman. Pumunta kayo rito. I-touch nyo siya, pwede nyong usisiin kung talagang tunay o kalokohan ba o kasinungalingan. Pwede kayong pumunta rito. Kahit yung mga mutsa dito, pwede nyong tignan. I-check nyo kung peke ba o tunay. So, yun, mga lods. Ano number gusto mong ibigay? Meron na tayong iisang omo na lang dito. Then, pupunta na tayo dun sa... Gusto nyo pa ba? Pwede pa tayong magbigay ng... Ano, ilan na ba yung mga nanalo na yun? Okay, magdadagdag pa ako ng omo rito. Hindi nyo naman kayang ubusin to. Anong number gusto mo? Sulat. 13. Yung 13, narinig ka. 13 na to. Ah, 13 lahat pala yun. Mutsa lang tubig natin, Lord. Ayan, Lord. Naubo ako. Mamaya na yung mutsa lang tubig. So, yun mga Lord. Hulaan nyo yung ano to. Paano daw sumali? Hulaan nyo lang. Ano yung number? Ano yung... Oh, mamaya na yun. Dito muna tayo. Ito. Mapupunta sa inyo pag nahulaan niyo yung number. Then, bahala na kasi shipping fee. So, ganun lang kadali. Hulaan niyo lang number. 18. 6. 25. 23. Lower. Lower pa sa 23. 52. 40. Tumas naman. Lower number. 30. 7. 30. Lower pa sa 30. Taas. 60. 55. 20. Lower number po. Lower pa sa 20. Ibaba nyo pa. 24. 33. 13. Baba pa. 'Yung nababawuan na sa usok. Ayun, buksan mo na 'yan. Nababawuan ka na diyan eh. 11.
13. 22. 11. 18. 3. 17. Sige, hula lang po kayo. Lower pa sa 11. 10. Ayoko nga. Bakit pahulaan ko yun? 3 daw. 3. 1. 4. Dapat may ganun. Para may 6. Ayoko nga. Ikaw, pahulaan natin ano, ayan, edad mo. O, Test Romulo. Kay Test Romulo po ang una, bago kay Renz Bernales. Nauna po yung kay Test, no? Test Romulo, ito po, batoo mo. PM po kayo kagad, ma'am, sa mga ano, sa mga... Pagkatas po ng ano, ha, tsaka kayo mag-PM. Ito yung tanong. Napakagandang tanong, mga lords. Bible. Okay. Stop. Yan na, nilagay ko na stop. Wala nang hula. May nakahula na po. Pwede lahat sumali. Ito, batoo mo, laki. Swerte naman, laki omo. Ayun yung, yan yung nabukan ko kanina. Ito pa yung inawaan ni Mrs. Mukaya muna akong tubig bago ako magtanong. Ito pala yung inawaan ni Mrs. yung tinesting niya. Alpha, alpha. Kasuyo. Arner Borleo, umiibig, tatlong puso. Kung kayo ay laging nagbabasa ng Biblia, ilang taon ang Panginoong Jesucristo nang nawala sa Biblia? Mamaya ako itatanong kung kailan siya nakabalik. Ilang taon ang Panginoong Jesucristo nang nawala ang kanyang kasaysayan sa tala ng Biblia? Ilang taon siya nun? Kapag alam nyo kung kailan nabautismuhan si, ang Panginoong Jesucristo ni Juan Bautista, after niya bautismuhan, nawala ang kanyang kasaysayan sa Biblia. Kailan po 'yun? Ilang at ilang taon po siya noon? Ang tinatanong ko po, yung kung kailan siya nawala. Hindi ko po tinatanong, no, kung ilang taon siya nang siya ibumalik sa tala sa talata ng Biblia. 9 years old? 13? Sagot po dito, lower number. Hindi naman napaka-lower. Ilang taon na bautismo ng Panginoong Jesucristo? Sa tala, ah, sa tala. 7 taon. Hindi po, 7 taon nangangaral siya nyan. 15? Over po yung 15. Over. 5. Matilde. 18 po. Hindi po. Wala nga dibu yung Panginoon, hindi 21, Ryan Bauso, hindi pinakita yung dibu ng Panginoong Jesucristo doon. Kung binasa nyo talaga kasi sa ng Panginoong Jesucristo, malalaman nyo yun. Yan po ang number one na dapat na iniidolo natin, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Para lang po kayo nagbabasa ng ano yan ng Ibong Adarna, o Alamat, ganun. Dapat alam nyo rin yung kasaysayan. Hindi lang yung nananampalataya tayo at naniniwala. Kailangan alam din natin kung ano yung nangyari sa kanya. Para naiintindihan natin kung gaano yung, paano ba siya nagpakasakit, paano ba siya naghirap bilang tao. 30. 30 po. Hindi po. 13. Apat na taon. Hindi po siya nawala ng apat na taon sa Biblia. 13. Mga dumadaplis na po kayo eh. Mga dumadaplis na yung mga hula ninyo eh. 2-digit. Pero lower. No, binigyan ko na 11. May naamoy na ako makakahula dito. Kanina pa nagmumuntik-muntikan eh. 11, 11, 11. 2. 5. 10. 8.
O Raymar Lumboy, 14 years old, nang ang Panginoong Jesucristo ay nawala sa kasaysayan ng Biblia at naitala muli nang siya ay 32 years old, nang siya ay nagbalik, no? Nang siya ay bautismuhan upang siya ay babaan ng banal na espiritu, nang babaan siya ng banal na espiritu, so nawala siya. Naglayag siya sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Sa iba't at doon po siya iba-ibang bansa at doon siya nangaral. So yung karugtong noon wala na po doon sa Biblia. Tinanggal po 'yon, no, inalis ng mga pari yung kasaysayan noon. At nandun po sa LNK. Karugtong kasi ang LNK ng Bible, yung hawak namin ng mga libro, ng mga manggagamot sa spiritual. Karugtong yan, magkakasama yan sa Biblia, makapal ang Biblia dati. So tinanggal ng mga pari yan, yung pabor lang sa kanilang relihiyon, ang kanilang itinira. Kaya nga tinanggal dyan yung kay Solomon, kay Aring David, kay Maria Magdalena, si... Kaya po, ang apostol po ay 13, hindi po 12. 13, kasama si Maria Magdalena dyan. Tinanggal siya kasi siya ay babae daw na bayaran o kung tawagin dito, pasintabi sa mga nanonood, ano. Paano ba to tawagin sa Mexicano, lengguahe ng Mexicano, kundi puta sa Mexicano. Hindi po ako nagmumura, yun po yung tawag sa kanila. Sa lengguahe ng Mexicano, no, Mexico. So yun po yung tawag sa kanila. So dahil po iyan ay nakakasira daw sa kaanyuan ng Panginoong Jesucristo, tinanggal nila yung 13 apostolesa. Kaya nga po, may kasabihan, 13 Judas. So, bakit 13 Judas? Eh, 12 lang naman yan. Yun po yung akala natin. Yan po ay 13. At kasama dyan si Maria Magdalena na babaeng bayaran. So, nagbagong buhay, nagbalik loob sa Panginoong Jesucristo. At, isa yan sa sinasabi ng mga ng Panginoong Jesucristo. Hindi ako naparito upang hanapin ang mga mabubuti. Naparito ako sa lupa upang hanapin ang mga makasalanan. So, yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon. Yun po yung karugtong noon na ang hinahanap niya ay mga makasalanan kagaya po ni Maria Magdalena na babaeng bayaran o nakikiapid. So, nilinis niya yun, nagbagong buhay, sumunod sa kanya, naglingkod. At mas may malalim pa doon, mas may malalim pa silang kaugnayan. At yun po ay mapapanood nyo sa Da Vinci Code. No, pagka kay excuse. Kay Leonardo Da Vinci na pinagbibintangan nila na ito po daw ay antikristo at paninira kay Panginoong Jesucristo. Hindi po 'yun. Nabasa kasi ni Da Vinci Code yung lihim na karunungan, kaya 'yon ginawa niyang pinikula o ginawa niyang libro. So, 'yun po inihayag niya. So, marami sa kanya nagalit, kaya nga nabanyan dito sa atin eh. 'Di ba? Tapos na po, 14 years old. So, sino yung nakakuha? Ano ba to? Meron na nakakuha. Raymar Lumboy. Laki nga yan. Ito, lagay mo yung pangalan. Raymar Lumboy. So, yun mga lods. Si Raymar Lumboy ang nakakuha. 14. Yung kanyang sagot. Yun po yung katunayan nun. Nawala yung karugtong ng kanyang ginawa. Kasi doon po sa ano, doon po sa nabasa ko sa LNK. Itinago kasi ng reliyong Katoliko. Sila ay nagtanggal ng ibang mga talata sa Biblia eh. I-research nyo po yan kung totoo o hindi. Kung bakit ang talata ng Biblia ay kakaunti. Dati ang kapal niyan talaga. So, nandun yung mga lihim na karunungan, yung mga panggagamot, itinuro, isinulat yan eh, sinulat ng mga apostol yan, yung mga panggagamot. So, may mga Latin pa rin na naiwan, na hindi kayang i-translate sa Tagalog, kaya may mga Latin pa rin sa Biblia, kagaya ng pangalan ng Diyos, Jehovah, no? So, hindi naman talaga Jehovah yan, kundi Ioba. Kasi hindi naman po gumagamit ng J noon, doon sa pinanggalingan na salita niyan. So, kaya ang basa po dyan ay Ioba at yung Ha, yung J-A-H. Tapos, Sabaot, di ba, mga nasa Biblia yan. So, Rapa, Jehovah Rapa, di ba, nasa Biblia yan. Mga pangalan po, Yahweh. So, iyan, naiwan kasi hindi kayang i-translate sa Tagalog. Kaya may mga naiwang mga Latin na nandyan yung pangalan ng Diyos. So, marami po ang tinanggal dyan ng reliyong Katoliko upang yung aral ay pumabor
sa kanilang reliyon. Kasi dun sa kasaysayan na sinasabi natin, ang isa kasaysayan na tinanggal nila, kung babasahin natin at susuriin natin dun sa nakatanggal, ang sinabi kaya na wala ang Panginoong si Kristo, nagpunta siya sa iba't ibang bansa upang mangaral at ipakalat ang ebanghelyo. Then, yung mga nakarinig ng ebanghelyo, nagtayo ng kanya-kanyang reliyon. So, yun po yung sinabi sa LNK, ha? Sa Elihim na Karunungan. Sila'y nagtayo ng iba't ibang pangalan ng reliyon. So, ibig sabihin, may iba't ibang reliyon pala talaga noon. Nung, na hindi po ang Panginoon Hesus Kristo ang nagtatag niyan. Walang itinatag na reliyon ang Panginoong Hesus Kristo. Tandaan po natin, wala. Kasi kung may reliyon, di dapat gumawa ng reliyon yung mga apostol. Utos niya, di ba? So, wala pong reliyon. Ang nagtatag po niyan, yung mga nakapakinig. Nagbuo ng sekta ng mga samahan. So, kaya may iba't ibang bahagi ng reliyon. Dahil po, sa pangangalat ng Panginoong Hesus Kristo, nagpunta siya sa iba't ibang bansa at nangaral. No? Sa ibang anyo. Yun po yung sinasabi dun, no? Sa Biblia. Karugtong ng Biblia. Sa ibang kaanyuan. Hindi po sa anyong Kristo. Kasi ang Panginoong Hesus Kristo, tao, taong anak ng Diyos. So, sinasabi dun. Eto, para sa special na tanong mamaya, eto. Yung press nyo. Eto po yung tanong. Ang katanungan natin, mas alam ng karaniwan, no? Kung ano ba ang kalagayan ng Panginoong Hesus Kristo na siya ay tumapak sa lupa. Eto po yung tanong. Eto po yung sagutin po ninyo kung tama ang inyong sagot dyan. Makukuha nyo yung price. Ganito lang kasimple. Sasagutin nyo yung tanong at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit tumama ang inyong kasagutan. Ano ang kalagayan ng Panginoong Hesus Kristo nang siya ay bumaba sa lupa? Siya ba ay Diyos o siya ba ay tao? So, pakisagot po ninyo dyan sa comment box. Okay, start po tayo mga lords. Mga kasagot, mapupunta po sa inyo itong mutya ng tubig. Ang mutya ng tubig ay gamit po natin sa pampaswerte. Nakaraang tao. Yung tumpak na sagot, Diyos, tao, Danilo J. R. Roy Gonzales, pakisulat mo dyan. Danilo, ang unang pong nakakuha ng tamang sagot. Sasabi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit tao ang Panginoong Hesus Kristo. Nang naayon sa nababasa ko sa talata ng Biblia na tinanggal nila dyan, Danilo J. R. Roy Gonzales. So yun. Ito po, mataas na aral. Key of God na po ang tawag dito. Key of God. Kung hindi, tinatawag doon, key of God, susi ng karunungan patungo sa Diyos o karunungan ng Diyos. Eh basta, mas lagpas pa siya sa KND. Lagpas pa. Key of God, susi ng Diyos sa karunungan. Ito po yung tamang tumpak na ano doon. So, may nakakuha na po, no? Ganito yung tamang sagot, bakit sinabi kong tao. Okay po, stop na po tayo. Kukomment ko na dito, stop, para wala na pong sumagot at ibig sabihin may nakakuha na ng prize. Tandaan po ninyo, ikakabanal ng inyong isipan at ikababanal ng inyong kaluluwa kapag tinanggap ninyo itong kasagutan na to, na ito ay tunay na ang Panginoong Hesus Kristo bumaba sa lupa, siya ay tao. Pagsiwalat, paano ko mapapatunayan na ang Panginoon Diyos ay tao lamang dito sa lupa? Tandaan una natin, unang uunawain natin sa Biblia, ang Diyos kailanman ay hindi daw tatapak sa lupa. Binigyan ko na kayo ng ano, ng kasagutan. Ang Diyos kailanman daw ay hindi tutungtong sa lupa. Dahil ang lupa ay tirahan ng mga taong makasalanan. Totoo po ba? Hindi. So sa aking pagkaunawa at doon sa kapaliwanagan sa Biblia na aking nabasa, hindi pa pwedeng ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos. Bakit? Unang-una sinabi, sa lihim na karunungan, bumaba ka sa lupa at ikaw magpakasakit. Kasi may hinahanap siya. May hinahanap siya na hindi tao. So, napaka-ano po nito, napaka-imposible pag pinaliwanag ko sa inyo. Hanapin nyo yung lihim na karunungan.
doon yung matatagpuan ng sagot. Hindi ko kayo nililigaw. Sinasabi ko sa inyo katotohanan kung ano nakasaad doon, kung anong tinanggal sa Biblia. Pagsiwalat, may hinahanap siya, hindi tao. Ito'y isang napakahalaga na dapat nang ibalik sa kalangitan. Kaluluwa rin ito. Pwedeng mag-anyong tao, pwedeng mag-anyong engkanto. So, yun yung special na hinahanap niya dito sa lupa. So, bakit po ang Panginoong Jesucristo ay bumaba? Sabi ng Ama, bumaba ka sa lupa at ikaw ay magpakasakit. Bilang tao, so biglang diin. Dagdagan pa natin, sabi niya sa talata ng Biblia, ako'y taong sa inyo'y nagsasaysay. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ay tao na sa inyong nagsasaysay. Sa mababaw na Tagalog, ako ay taong sa inyo'y nagsasalita. Nasa talata yan, sinabi niya na siya ay tao, hindi po ako ang nagsasabi niyan. Yun din ang nabasa ko sa talata ng Biblia. Pinatunayan din na ang Panginoong Jesucristo ay tao nang bumaba sa lupa. Bakit? Hinagupit siya ng 1,000 beses at siya ay nasaktan. Tama po ba mali? Kung ang Panginoong Jesucristo ay bababa sa lupa at magiging Diyos, na sinasabi ng karaniwan at ng relihiyon na kilala natin, na sinasabi na Diyos daw si Kristo, nung bumaba sa lupa, hindi po. Hindi sana masasaktan. Tandaan po natin, ang Diyos po ba nasasaktan? Kung hinagupit nila ng hinagupit yan, ano bang kalagayan ng Diyos? Sabi sa talata ng Biblia, walang laman, walang buto. Siya ay espiritu. Kung ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, pagbaba sa lupa, walang katawan, walang laman. At pag hinagupit yan, hindi yan masasaktan. Ito po yung mas malinaw na kaliwanagan. Isa pang dahilan, ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang dahil ang tao ay namamatay. Tandaan po natin yan. Key of God po yan. Ang tao ay namamatay. Nang ang Panginoong Jesucristo ba ay pinako sa krus, namatay po ba? O pakisagot po. Kayo na sumagot. Ang Diyos ba namamatay? Di ba walang hanggan ang kanilang buhay? Ngayon, sa kaliwanagan na ipinasok ko sa inyo, sa kaliwanagan na ibinigay ko sa inyo, sa inyong isipan, baunin nyo yan. Kailangan maging tao ang Panginoong Jesucristo. Kapag sinabi niyong Diyos ang Panginoong Jesucristo na bumaba sa lupa, edi sana hindi tayo natubos. Hindi sana siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, tao pagbaba sa lupa. Kailangan niya maging tao dahil yun ang kagustuhan ng Ama. Na maging tao siya upang magkaroon siya ng kamatayan. Then after na nagkaroon siya ng kamatayan, bumalik siya sa pagiging Diyos at muli siyang umakyat sa kalangitan. Yun po yung katotohanan nun, mga Lods. Tanggapin natin na minsan ang Kristo ay naging tao upang magpakasakit para sa ating pagkakasala. Yun po yung kaliwanagan doon sa talata. Hindi po nilalabas yung mga ganitong aral, pero dahil para maliwanagan nyo, at meron dahil isa yan sa usapin ng ating tinatalakay na para kayo ay manalo. So, yun, ibinigay ko sa inyo. So, hindi lang nakakapagbigay tayo ng mga libreng mga gamit, kundi yung mga libreng kaalaman na ikakabanal ng inyong isipan. Magiging healthy yung inyong spiritual. So, mauunawaan ninyo. Tandaan natin. Ngayon, ano ang kalagayan ng Panginoong Jesucristo? Diyos. Kasi wala na siya sa lupa. Pero kapag nung siya ay tumapak sa lupa, tao yan. Kasi sinasabi nga sa Biblia, kailanman ang Diyos ay hindi tatapak sa lupa. E ba't nandito yung Panginoong Jesucristo kung Diyos siya? Kaya iyan, binigyan ng kapahintulutan ng ating Amang Kaitas-taasan dahil iyon ay utos at iyon ay mangyayari upang siya ay magpakasakit. Paano siya magpapakasakit kung Diyos siya? E di pagtako sa krus, di yan mamamatay. So, paano tayo matutubos kung di mamamatay? Yun ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sinabi niya eh, mangyari nawa ang dapat mangyari. Diba? Sabi niya, Ama, maghari nawa ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. So,
So kaya ang naghari, ang nanalo at ang nangyari ay yung kalooban ng Diyos. So, yun mga Lods, sana malinaw sa inyo yan. Kailangan tanggapin po natin na ang Panginoong Jesucristo minsan ding naging tao. Minsan ding naging tao. Ngunit, sa lahat ng tao, siya ang hindi nagkasala. Kahit si Haring David, si Haring Solomon, mga nagkasala. Sinumpa pa nga ng Diyos si Haring David. Nasobrahan po siya sa kapangyarihan. Sobrahan sa orasyon. So, bandang huli, napatawad din ulit. So, marami pong mga lihim na karunungan, kagaya ng katayuan ni Sandalpon. Sino ba si Sandalpon? Sino ba si Metatron? Minsan din niya nagkatawan tao yung mga yan, nasa lihim na karunungan yan. Sino ba si Metatron? Sino ba si Sandalpon? So, bumaba din sa lupa yan. Pero, after Christ, nung wala na ang Kristo dito, nang bumaba yung mga yan. Di ko lang alam kung si Sandalpon, kung sino nauna sa kanila. Kasi kulang yung talak dun sa, nakasulat dun sa, binabasa natin sa KOG, sa Key of God. Kulang. Hindi siya eksakto, pero mas maraming mga Latin o mga orasyon o mga himala na nakasulat dun. So, yun yung mga tinanggal dun sa Biblia. Yun mga Lods, yung mga ganyang karunungan, baunin nyo yan. Kasi yan ay makakatulong sa inyo at sa inyong pang-araw-araw. Meron kang gusto ipahula? Wala na. Ikaw, Hal? Dami pa eh. Danilo J. Roy Gonzalez. Opo, tama po. Binaba ang Kristo upang tayo tubusin. Kasi hindi tayo matutubos kung Diyos yan. Dahil ang Diyos hindi namamatay. So, mamamatay ba yan kung iyan ay Diyos? Ang Diyos walang kamatayan. So, kailangan niyang maging tao. No? Pero sa lahat po, yan po ang hindi nagkasala. Meron kaming nabasa sa lihim na karunungan, may isang pagkakasala daw na nagawa ang Panginoong Jesucristo. Pero ako hindi ko tinignan pagkakasala yun. Ano yun? Kumbaga, temptation sa kanya yun. Pero hindi pagkakasala kaya niya nagawa. Hindi po. Kumbaga, sa pag-aayuno, meron pong nagawa doon ng Panginoong Jesucristo na itinuturing ng iba na pagkakasala daw. May isang puntos na pagkakasala. Pero kahit na isang puntos yun, sa tingin ko hindi pagkakasala. Kasi kung may isang puntos na pagkakasala, hindi na po yun makakaakyat. Nanalo po ako, Commander. Paano ka nanalo? May nanalo na. Si Claudio Restauro. Paano ka nanalo? May nanalo na, Lods. May nauna sa'yo na sumagot yung mga seconds lang. Kung sinabi niya na tao, yun na po kagad ang inano natin. So, ayun. Ubusin na lang natin to dalawa. Lagyan mo na number. Dagdagan ko, bago kami kumain, dagdagan ko ng dalawang mga Lods. Dalawang bato omo, libre lang din ulit. Hulaan nyo lang yung number. Dahil kami po ay nagugutom na rin. Kulang. Grabe naman to, ang laki. Ang hirap hulaan ito, yung madali lang. Okay, 3-digit number para sa bato omo. Hulaan po ninyo. 50 to 100. O gawin natin, bawasan natin. 80 to 100. 80 to 100. Hulaan nyo. Ayun, ang galing. Sabi ko kasi 3-digit. Ayun, binigay ko na lang kagad, oh. 100. Sandali, palitan natin. Si Yeshua, nanalo ka na kanina, di ba? Mia. So, sa iba naman. Okay, palitan natin. Ito yung tanong, gawa ka pa na isang number. 2-digit. So, hindi po pwedeng manalo po siya ulit kasi may nanalo na po kanina. Hindi naman... Okay, mga Lods, edad ko. Ito po yung edad ko, sa makakahula po ng edad ko. 2-digit. 73 na ako? Hindi naman, ha? 110. Oo. Ito po yung edad ko, kung ilang taon na ako. So, bato ko mo to, ha? Sa hindi pa nakakahula, yun lang muna humula. Mani, hindi ko isa. Claudio Restauro, 50. Grabe ka naman, mga 50.
Ito nga eh. Ito nga yung edad ko eh. Ba't mas marunong ka sa edad ko eh kung may edad? O, ito po, yung edad ko. 45. Hindi po ako 45. Lower! Lower po, lower. Grabe naman kayo. Tanda ako na, 45. 45 daw ako, halo. 54. 36. 48. 40. Lower po, lower. Ito po yung edad ko, mga lods. Hindi talaga yan. Hindi nga po ako 45, 41. Lower pa! Ano ba naman kayo? Pinapatanda nyo ako. 35. Oh? 81. 81? Grabe naman. 34. 33. 34. Hindi po yun. Ito po yung edad ko. Oh, bigyan ko kayo. 2 digit. Edad ko yan eh. Edad mo ba ito? Oh, edad daw ni Bianca, ilang taon na daw si Bianca? Oh, laan po ninyo kung ilang taon na yung anakis kong makulit. Ilang taon na to? 29. 29 ka na pala eh. 37. Oh, ilang taon na po itong nasa likod ko? Pakihulaan. 40. Wala po ba mga mata nila? 40 ka na daw. 28. Hindi po. Babaan nyo pa. 18. 18 di... 16! Grabe naman yan. 41. 25. Baba mo sa 25. O yan, bibigay ko na. 18. Hindi po. Natapos na po ito mag-dibu. Ano kay? 33. Kala mo ah. Okay, may nakahula. Si Rowell. Rowell Salva Molina. Ito po yung edad niya. 20 tumataging ting. Bakit tayo naman sa edad mo na. Ko? Eh, sa edad mo eh. Sabi mo, edad mo yan eh. Oo, edad mo naman. Anong edad? Okay, sa makakahula ng edad ko, ito naman po. Stop na natin, ha? Lagay ko, stop. Libring bato Omo. Shoutout sa... Grabe naman kayo. 23 pa lang ako. 23. Hindi po ako 23. Okay, tatype ko 4? Ano ako, 4 na taon? Okay, start. Lalagay ko rito, start. Yung pumasok sa start, yun yung... Sa baba na start, 23. Bata ako naman, 23. 33. Bato mo ito. 31. 40. Okay sa Ike na suwa. 29, 33, 41, 28. Mukhang wala makakahula ng edad ko ah. Meron yan. O, lagpas na po sa kalendaryo yung edad ko. Nauna ako commander sa 20. Hindi po, may nakakuha na mga lods. Late yung ano mo, Renz. Late pumasok. Delay. O, naglalag. Kaya may nakauna pa sa'yo. 39, 34. 45, 34, 35, 38, 40, 42, 34. Lagpas na nga sa kalendaryo. Lagpas naman daw yan na, 35. 50! O, lower pa sa 50. Mas mababa pa sa 50. 30. 39. Kaltok na. Dalian nyo na. Hulaan nyo na. At tayo magpapaalam na bago ang lahat. 39. 35. 41. Higher pa sa 41, mga lods. Basilio. 40, 41. O, nandyan lang sa line of 40. 48. Grabe. 40. 42. 45. 38. Ayun, good night. Yun po yung edad ko, good night. Sabi niyo kay Saik ni Suwa. 42. 48. 42. 42, 45, 43, 45,
Ibabaan nyo pa yung 45. Dali na, walaan nyo na. Yeah. Yun, tumama, Edna Marquez. Edna Marquez. Oh, sulat mo rito. Meron na po. Ako? 38. So, ang tumama po ay si Edna Marquez. Tama po yung hula mo, Edna Marquez. Ako po. Ay, 32 years old. Hindi, 44 na po mga lods. 44 yung tamang sagot. Edna. Bali magpo 44 pa lang. Pero pasok na po yung kasi buwan na lang naman yung hinihintay. 44. Kung tutusin, wala nakahula. Kung pin-43 ko. Pero dahil 2024 na ngayon, 2024. Bakit may nasabing ang nauna? Delay ba yan? Delay. Delay yung mga ano nyo, mga loads. Kung ano yung pumasok dito, yun yung inaano namin. Okay, Saik, nasuha. Okay, Saik, hindi pumasok yung hula mo kanina na 44. Sino yung tao? Natatraffic po yan. 43. Hindi ko na po pinagbasehan. Yun po yung sinulat ng anak kong pangit. Yun sa ano? 44. So, nade-delay po. Pasensya na kayo. Wala po sa amin ang problema yan. Marami, nung nakaraan din, marami din nagko-complain. Nade-delay sila. May tumatawang mag-isa dun. Tuntua siya. Oh, sa signal po, yung kung signal nyo ay kayo'y naka, alimbawa, hindi kayo naka wifi, dahil mabilis dito, yung naka wifi po kami, so yung inyo mag, ano yan, matatraffic yan. So, sa dami nyo nagko-comment dyan, ganyan po yung nangyayari. Nagkakaroon po ng lag. William Tiborcio. Opo, nakikita po, hindi ko lang ano, hindi ko lang binabasa yung ibang mga ano, number. Basta tinitignan ko kung sino, inaantabayanan ko kung sino yung mga hula. So yun mga lods, dahil okay na, nahulaan na natin dahil yung mga dragon, tsaka mga sawat anaconda ay nagwawala na. So kailangan na rin po namin kumain dahil alas 9 na ng gabi. No? Maraming salamat sa... Ano nangyari? Maraming salamat po sa inyong pag-antabay po sa amin at laging panonood. No? Mag-PM ba ang mga winner commander? Opo, mag-PM po kayo. Kundi sa akin kay Mrs. Pero mas maganda kay Mrs. na kayo diretso mag-PM. Kasi si Mrs. siya rin po ang sasagot. Siya rin yung magpapadala. So mas maganda isang record na lang. Pero kung hindi nyo print si Mrs. okay lang po sa akin. Yun, salamat po sa 11 star, no? Salamat po sa... Na-appreciate natin yung mga... Ano-ano nyo. Okay lang po commander eh. Ingat po kayo lagi. Sa mga lakas nyo araw-araw. Dario Reblando. Okay po, salamat din po sa inyo. So, yun. Dahil napakarami niyang ganyang kataas yung bato mo, huwag kayong magalala, lahat kayo magkakaroon niyan. So, antabayanan nyo lang, konting kasiyahan lang tayo sa gabi. So, bukas! Pwede tayo ulit, bukas. Nakakaano lang kasi sa mata, tsaka yung pagbabasa, yung pag-aantay ng ano ninyo. Kasi kung minsan naglalag. So, nakakaano din sa amin, masakit sa mata na abangan. So, yun, nakakahilo. Kaya hindi natin, kung uubusin natin yan, baka abutin po tayo ng ano dito. Madaling araw, hindi pa. Isang linggo, sa dami yan. No? Maraming salamat sa inyo, mga Lord. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng munting kasiyahan at kaalaman. At sa mga gustong magpapagamot, Martes at Biyernes, tumatanggap kami ng gamutan. Yun po yung araw. No, wag kayong pupunta ng ibang araw. Mapagpalang gabi, Mander. Agilakidlat, mapagpalang gabi rin sa'yo. May Cruza, Igona. Tama daw. Okay po, mga Lods, ingat-ingat kayo. Bukas po ulit, magbibigay tayo ng bato omo. Kung hindi po kami pagod, kasi pupunta po kami sa... Saan-saan bukas, marami po kami transaction. So, pag hindi pa pagod na pagod, at pwede tayong magbigayan ulit. So, yun. Ingat kayo palagi mga idol. God bless you more.